Ito mga ka-farmers, baka magustuhan nyo, ito ay napakagandang panimula sa farm or pandagdag sa inyong mga alaga. Noong unang nag-upload ako ng Darag Native Chicken, ay umabot tayo ng 100,000 views. So ibig sabihin, marami yung may gusto at marami yung nag-i-inquire at gustong bumili. So sa videos na ito, ay lalagay ko kung saan kayo makakabili ng Darag Native Chicken na pwede nyong panimula, pwede nyong gawing negosyo, at gawin yung for good business, kasi marami yung OFW natin na ating subscriber at mga nanonood about sa farming business na pwedeng panimula sa pag-uwi ng Pilipinas at para na rin sa pagkakakitaan. Pero maraming mga ka-farmers natin ang minamaliit ang Darag Native Chicken kasi hindi nila alam paramihin o papaano ang market sa ating mga darag. Hindi nila alam na halos kapareho lang ng ating mga heritage chicken na pinaparami ngayon. Yung ating mga RIR, Black Astrolope, at mga iba pang mga heritage chicken. Hindi nila alam kung paano i-market. Alam nyo ba na napakaganda ang market dito at bibihira lang ang nag-aalaga ng Darag Native Chicken. Kaya kung wala pa sa inyong mga lugar, mas maganda ito yung pasukin nyo. Dahil pagdating sa ating merkado, mas mabinta po ang karne ng ating mga Darag Native Chicken. At hindi lang yon, pwede tayong magbinta ng sisew at yung ating mga RTL na Darag Native Chicken. Marami ang pwedeng pagkakitaan dito, depende sa iyong diskarte. Kung ating kukumpare yung ating Darag Native Chicken versus sa ating mga RIR, Decal Brown, Black Astrolope, halos magkapareho lang yon mga ka-farmers. Alam nyo kung bakit? Kasi pagbasihan nyo sa kanilang pagkain. Yung mga Decal Brown, yung mga RIR, yung mga Shamu, malalaking manok yan. Kaso, pagdating naman sa pagkain, halos lulugiin po tayo pag hindi ka madiskarte sa pagkain. Lalo na pag mag-yung pure feeds ka, naku po, halos paglulugiin ka po dyan dahil napakalakas nilang pakainin. Hindi katulad ng ating darag, mga ka-farmers. Nakita nyo naman, kahit yung mga damo, ay kinakain nila. Pwede ka lang magtanim ng mga azula, madre de agua na pwede nating ihalo sa ating commercial feeds. At alam naman natin lahat na pagdating sa ating Darag Native Chicken ay hindi po sila maarte at hindi po sila mahirap alagaan. At syempre, kailangan lang ng complete na bakuna para hindi po tayo madaanan ng mga sakit, para hindi po tayo malogi sa ating papasokin na negosyo. Pero pagdating sa kitaan, panalo ka dito. At ilang buwan ba dapat mabibinta yung ating Darag Native Chicken? So kung pangkatay, pang 3 months ay pwede na yan. Pero bago ang lahat, ipapasilip ko muna sa inyo, baka magkaroon po kayo ng idea. Ito po yung farm ng Dryner's Darag. So kung gusto nyong bumili, meron po silang Facebook page. Hanapin nyo lang Dryner's Darag Native Chicken. So napakaganda ng kanilang farm. Pwede po kayong makakuha or makapulot ng aral sa pagsisimula sa pagtatayo ng Darag Native Chicken. So ayan po yung kanilang mga ginagawang RTL, yung kanilang mga material na pwede kayong makabili sa kanila. So ayan, napakaganda. Talaga naman na nakaka-inspire mga ka-farmers. Kaya sa ating mga kapwa ka-farmers na gustong pumasok, ikaw man ay gustong magdagdag ng iyong alaga, ay nako po, mag-message po kayo sa kanila kung gusto nyo bumili. So hanapin nyo lang Dryner's Darag Native Chicken. Yun po yung kanilang Facebook page. Yung kanilang pagkakatayo ng building talagang planado. So ang kanilang poste ay simento at yung nakapalibot ay mayroon silang net. Yun. Yung kanilang fragrance area ay meron nakapaikot na net. At yung ginamit nila na pangposte ay mga kawayan. At doon sa loob, yung mga ginamit nila na pangbakod sa kanilang mga manok ay ginamitan nila ng kawayan. So ang matibay lang na ginawa nila yung concrete na mga poste at yung bubong nila ay ginawa nilang yero. At nakita nyo naman kanina, meron silang biosecurity. Isa din yan na mahigpit na pinapatupad nila dito sa kanilang darag farm. So importante po yan kung mayroon kayong mga alagang manok. Kaya sa ating mga kapwa ka-farmers, isa po itong pwede nyo mapagkunan ng aral na negosyo.
So, pwede itong pangdagdag or pwedeng panimula. Para sa akin mga ka-farmers, kung ito ang papasokin mo, hindi ka malulogi dito. Basta't alam mo lang at hindi ka mahihain mag-market ng iyong produkto. Dahil ang Darag Native Chicken pagdating sa merkado, inuulit ko, ay palaging nabibinta yan. Palaging nasusold out po yan at hindi po yan masisiro pagdating sa mga customer natin. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung kanilang growing pen para magkaroon kayo ng idea. So, makikita nyo yung gamit nila sa ibaba, puro kawayan. Pagdating sa taas, ang gamit nila is meron silang net. At bawat isang kwarto, isang division, ay meron yan nakasulat. Yun po yung kanilang mga birth certificate, kung ano yung ini-inject sa kanila, ano yung binibigay sa kanila para meron silang record. So ayan, kadalasang kawayan. Kung mayroon kayong budget, mas maganda kung magpatayo kayo ng ganito na mayroong konkreto na poste at yero na rin yung kanilang ginagamit na bubong para matibay pagdating sa mga kalamidad. At pagdating naman sa pagkain, napakarami po tayo pwede ipakain. Kahit dahon ng ipil-ipil, dahon ng madre de cacao, malunggay, madre de agua, azula, at haloan po natin ng feeds. Pwede na ito sa ating mga Darag Native Chicken na kung saan makakatipid po tayo. Sabi ko nga sa inyo, mas malaking tipid, mas malaki yung ating kikitain. Isa pong napakagandang pwede natin gayahin na negosyo sa ating farming business. So ayan, makikita nyo naman, ang sarap tingnan pag ganyan na karami yung ating alaga. Maraming nangangarap na ating mga kababayan na nasa abroad na gusto nang umuwi sa Pilipinas at magtayo ng farm. So, sana po sa inyong mga pangarap, magkaroon po kayo ng lakas loob at kailangan po ng puhunan, syempre. At syempre, pagdating nyo sa Pilipinas, hindi po tayo kailangan magbabayad ng ating mga magtatrabaho. Mas maganda kung tayo po mismo yung unhan na gagawa para makikita po natin kung ano yung ating gagawin sa ating farm. Kasi kung meron tayong mga tauhan na gagawa lang sa ating mga farm, mahirap mga ka-farmers. Kasi iba po pag tayo po ang gumagawa, kasi alam natin kung paano natin kinita yung pinaghihirapan natin na pera, lalo na pag ikaw ay abroad. Alam naman natin lahat na hindi po pinupulot ang pera sa abroad. Napakahirap sa abroad. So dati, kung alam nyo lang, dati po tayong abroad, mahirap. Kaya mas masarap talagang mabuhay sa Pilipinas. Kaya ganun na lang yung mga plano ng iba natin mga kapwa ka-farmers. So hindi naman lahat ng OFW ganyan yung mindset. Kasi yung mga nagpla-plano ng mga ganito, yung mga sanay sa bukid, yung mga nakatira sa probinsya, yun po yung kanilang mga mindset na magtayo ng farming business, at lalo na pagsanay ka sa mga ganito na diskartihan. Kasi dito, kung madiskarte ka lang, siguradong kikita ka at alam mo kung paano i-market. Sa panahon ngayon mga ka-farmers, hindi mahirap mag-market ng mga ganitong produkto. Kasi meron na tayong TikTok, Facebook, pwede na rin gamitin ang YouTube para makapagbinta po tayo at makakuha ng maraming customer at pumunta sa iyong farm, di ba? So, nadepende na lang ito sa inyong diskarte. Kung ikaw ay madiskarte, siguradong hindi ka malulugi dito at pwede mo itong pagkakitaan ng mas malaki at hindi ka na bumalik sa abroad. Kasi yun talaga, sa mga nag-grow na, yung mga mindset ay medyo matured na, yun na yung mga pinaplano, yung magtayo ng farming business. Yung iba na hindi pa nag-grow, yung mga iniisip, manglibre sa barkada, mag-inom ang pag uwi ng Pilipinas, pag naubos ang pera, balik na naman sa abroad, trabaho na naman ng ilang years. Ganun yung mindset ng iba. Pero believe ako sa mga taong nag-grow na or matured na yung isip na talagang negosyo na yung mga iniisip, lalo na yung mga pamilya. So, saludo ako sa inyo mga ka-farmers. So, tuloy-tuloy lang, ipinapakita ko sa inyo yung mga videos na ito at para kayo'y magkaroon ng ideal na pwede nyong gayahin sa pag-uwi ng Pilipinas or kung mayroon kayong pwede mapagkatiwalaan sa Pilipinas, yung pagkamag-anak, yung mahal sa buhay,
Kung kaya, mas maganda kung unahan nyo na habang nasa abroad pa kayo. Kasi pag dumating kayo sa Pilipinas, mas maganda kung established na yung iyong farming na itinayo. So, basta kailangan mapagkakatiwalaan yung hawak. Kasi kung alanganin, wag nyo na pong subukan. Masisira ang buhay nyo. So, yun po. Marami na po ang may experience na ganyan. Pinapamanage ng kanilang kamag-anak. Pag nalogi, thank you yung iyong pinaghirapan pera. Mas maganda kung ikaw mismo ang hawak kasi alam mo kung gaano pinaghirapan. So ayan, napakaganda po ng kanilang Frere's Chicken. Ayan, no? Pinag-aagawan nila yung talbos ng mga damo na iyong makikita. Mauubos yan. Wala pang 1 month yan pag ganyan ang style. Wala pang 1 month mga ka-farmers, ubos po ang damo na yan. Ang kagandahan ng kanilang ginawa ay mayroon pong division. Pag once na wala ng damo, pinapapasok muna at pag nakatubo na yung damo, bubuksan para makapasok dyan sa may free range nila. So napakaganda at mayroon pong net para hindi mapasok ng ating mga predators sa ating mga alaga na pwedeng patayin yung ating alaga katulad nila ng sawa, bayawak, aso, pusa, napakarami po ang pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng ating alaga. So ayun, sana po ay nagkaroon po kayo ng idea. Kung mayroon kayong katanungan, mag-comment lang po kayo sa comment section at syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Yan po. Maraming salamat sa inyo. At shout out na po sa ating mga kapwa ka-farmers na nanonood at sa ating mga OFW na nangangarap magkaroon ng farming business. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po kayo sa amang kayo sulok ng mundo. E sana po mag-ipon po kayo ng pera ay hindi po habang buhay nasa abroad po kayo. So, magandang araw mga ka-farmers. Kaway-kaway sa inyo. Ayan, napakarami ng mga dumalaga. Malapit na may RTL po yan. So, ang ganda. Hindi po ibig sabihin na Darug Native Chicken napakaliit, huwag niyong maliitin. Dahil ang Darug Native Chicken ay napakagandang negosyo, napakalakas nito sa mga tao. Maraming bumibili dito, malakas ito sa market, mapamerkado man, or mapa-online, marami ang bibili dito. Kaya, tiwala lang mga ka-farmers, kung itong papasokin nyo, sigurado po ako, kikita po kayo. Basta't mayroon kang sipag at tsaga. Kailangan rin alamin ang diskarte, papaano ang tamang papapakain, at papaano po magkakaroon po tayo ng mga organic na pagkain na pwede nating ipanghalo sa ating commercial feeds para hindi po tayo palaging bumibili ng pagkain. So ayun lang mga ka-farmers, sana po ay mayroon kayong natutunan. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsubaybay sa inyo. And God bless sa inyo at sa inyo na rin mga pamilya. Bye-bye mga ka-farmers, mabuhay po kayo.